Hello learners, welcome back to the channel. It's Mia. So today I will be sharing you Bytrade. So ito po ay isang crypto exchange. Pero of course, hindi ko po ito i-share as an exchange. I-share ko po ito kasi meron po silang ipinamimigay or meron po silang airdrop na Bytrade token worth 6.4 US dollar or 340 to 350 pesos. And pwede po natin itong i-claim in just few easy steps. So anyway, before we start, dahil ayaw ko pong mapagsabihan na clickbait po yung thumbnail ko or yung video ko. So hanggang maaga, sasabihin ko po sa inyo na hindi pa po withdrawable ang token na to. So nasa IO or initial offering stage pa po ang token na to. So sa stage na to, nanghihikayat pa ang Bytrade sa mga malalaking investors to invest or to buy their token. So in that way, mas magkaroon pa ng value or mas tumaas pa ang value ng token paglabas nito sa market for trading or for buy and sell. So ayan po, sa mga hindi po mahilig mag-claim ng mga ganito, sa mga ayaw pong maghintay kung kailan po ito pwedeng i-withdraw. So mag-next video na lang po kayo para hindi po masayang yung oras nyo. And sa mga gusto naman pong makakuha at ikip na lang muna ang token sa kanila pong mga Bytrade account hanggang sa open po ito for withdrawal. So, continue watching this video dahil ipapakita ko po sa inyo step by step kung paano po ito i-claim. So to get started, kailangan nyo lang pong i-download yung application sa Google Play Store or App Store. Pero kung ayaw nyo naman pong mag-download, pwede po kayong pumunta directly po sa website ng Bytrade. So pagka-open nyo po sa application, meron nga po kayong makikitang prompt chat na nakalagay you will get 100 Bytrade token or BTT after sign up, 300 BTT if na-complete nyo po successfully ang KYC or identity verification, and additional 30 BTT naman each invite na successful din pong nakapag-KYC. Now to sign up, click nyo po itong bull or cow icon, then click login/register, pagkatapos open the quick registration. So dito po pwede po kayong mag-register using your phone number or email address. For phone of course, enter your country code first, then your number, then set and confirm your password, and click nyo po itong send button para makareceive po kayo ng verification code. And ayun nga, enter nyo po dito. Now, kung meron pong nag-invite sa inyo, no, and gusto nyo pong i-enter yung kanilang referral code, so enter nyo lang po dito. If email naman po ang gagamitin nyo to register, just enter your email address, and the rest, same process na with phone number registration. So after po ng registration nyo, directly po kayong magla-login. And kung titignan nyo po yung inyong asset, meron po agad kayong balance na 100 Bytrade token that is worth 1.6 US dollar. So para makuha nyo naman po ang 300 Bytrade token, proceed po kayo sa KYC process. And to do that, balik kayo dito sa menu or profile nyo. Then click the security center and open the real name verification. So dito naman, just enter your country code, complete name, and your ID number. So make sure lang na same po yung information na ilalagay nyo dito sa ID na isasubmit nyo. So kahit anong government issued ID, pwede naman po dito. Yung sa akin po ang ginamit ko is old PhilHealth ID, kung saan yung information na nakalagay lang doon is ID number, complete name, and signature. And ayun nga, na-verify naman or approve naman po yung aking KYC. So ayun nga, pagkatapos nyan, continue po kayo dito sa submission of identity proof. I suggest na mag-take na lang muna kayo ng ID picture and selfie before po kayo mag-KYC para mas madali po ang pag-submit nyo. So dapat hawak nyo po yung inyong ID and a piece of paper na may nakasulat na Bytrade at date kung kailan po kayo magsasubmit or mag-a-apply for verification. So for example, ngayon po kayo magpapa-verify, so ang date po ngayon ang isusulat nyo po sa papel. So to upload your ID picture and selfie, click upload. So meron po kayong option dito to photograph your ID or to get or select from album. So if nag-take na kayo ng ID picture and selfie, click po to album. Then, hanapin nyo po yung ID picture nyo. Dito naman sa selfie, same process lang. And make sure na hindi po blurred yung mga isasubmit nyo pong photos para mas madali po kayong ma-verify.
Now to submit, check nyo po itong maliit na box and click confirm submission. So for safety verification naman, click nyo po itong send. Slide nyo lang po itong green button to fit and complete the puzzle. And meron po kayong ma-receive na code. And enter nyo po yan dito. And click confirm. After that, hintay-hintay na lang po kayo na ma-approve po ang KYC submission nyo. Anyway, sa akin po, it takes 8 hours bago po ako na-verified. So for example, pag nireject po yung KYC nyo or yung mga information and proof na sinabit nyo, pwede po kayong mag-resubmit ulit. So pag successful naman po yung verification nyo, nakalagay na po dito na verified. And makikita nyo din po dito yung mga information na sinabit nyo. So after that, a total of 400 BTT na po yung nakalagay sa balance nyo, and that is worth 6.40 US dollar or 340 to 350 pesos. Now sa mga gusto naman pong mag-invite for additional 30 Bytrade token, punta po kayo dito sa home, click invite, and copy nyo po yung inyong referral code or link, share it to your family, friends, your social medias, your social media groups or communities, and ayun nga, one successful invite is equal to 30 Bytrade token. And again, this is optional. So there you go, ganun lang po kadaling i-claim ang token na to. So kahit mga old PhilHealth ID nyo po, pwede nyong gamitin to verify your account kasi yung sa akin is na-verify naman. And kung nagtatanong po kayo kung legit ba ito, so for me, I am 95% sure na legit po ang airdrop na to kasi po ito po ay isang exchange. So hindi naman po siguro nila gugustuhin na magkaroon po ng bad impression yung mga tao sa platform nila. So pag ganun, mawawalan po ng tiwala yung mga user nila and sila din po yung mawawalan. And wala naman po talaga tayong ilalabas na kahit piso dito. So ang kailangan lang po talaga natin gawin is maghintay kung kailan po ito open for withdrawal para matransfer po natin sa ibang exchange. And ayun nga, pwede natin i-withdraw papunta po sa ating GCash. So kung for example, hindi naman po ito totoo, so yung effort lang po natin yung na-scam kasi nga po hindi naman po tayo nag-invest dito. So ayun lamang po, kung nagustuhan nyo po ang video na to, give me thumbs up and please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated kung meron po akong mga bagong uploads. Once again, this is Mia. Thank you so much for watching. Until next time.